welcome po dito sa ating panibagong mukbang vlog. At ngayong araw ay andito po tayo ngayon sa Barangay Tumano West, Rosales, Pangasinan, kung saan makikita natin ang isa sa pinakabagong at dinadayuhan na pagkain or picnic hub dito sa bayan ng Rosales. Ngayong araw, yung mga kasama natin, si Gabriel, para sa mukbang na ito. Hi guys, so I'm Gabriel Aviva, I make bike-related videos, and tulad ni Kuya Dennis, I'm also into traveling and foods. So ngayon, sasamahan natin siya upang itry ang mga pagkain dito sa paraangan ni Andres. Kuya, excited ka na ba para itry yung delicacies na isa-serve nila sa atin? Sobrang excited na ako, Gab! Kaya, tara na! Tara na. Tayo ngayon sa entrance ng paraangan ni Andres. At kung kayo ay manggagaling sa bayan ng Rosales, for about 10 to 20 minutes ay mararating nyo na ang paraangan ni Andres. So tara, samahan nyo na kami. Makasama natin ngayon ang head at siyang nagmamanage ng paraangan ni Andres na si Sir JP. So Sir JP, bakit nga ba paraangan ni Andres ang tinawag dito sa area na ito? Afternoon, sir. Good afternoon, mga Karuba. And salamat at sa inyong pagpunta. And sa mga nagtatanong kung bakit nga ba paraangan Andres, yung pangalan ng business na ito, isuna, dahil itong paraangan Andres na ito na nakasang nakatayo ay pangamay-ari ng tatay ng owner na ito, which is si mga amang Andres, na ama ni Sir Adrian Rabara. And itong paraangan Andres, ang konsepto nito kasi is parang taltalong na parabang ang tema is to experience the life of farmers or what we call manalon. And so yun lang. Ganun po ba? Napakaganda naman po pala ng inspiration kung bakit natawag na paraangan ni Andres. So sir, curious lang ako, ano po ba yung mga activities na pwedeng ma-enjoy at gawin dito sa paraangan ni Andres? Sa totoo lang sir, madami po talagang pwedeng gawin dito sa paraangan ni Andres. Hindi lang basta kumain, mag-enjoy, kundi ang best, ang offer namin sir is meron din kaming manalong experience. Na kung saan ma-experience mo talaga yung buhay ng isang manalon o isang magsasaka. Meron kaming offer dito sir na kung saan mag-enjoy ka, hindi lang mag-enjoy kundi ma-experience mo talaga yung manalon's meal na offer na paraangan ni Andres. Dito kung saan ma-experience mo na hindi lang basta kumain, kundi madama mo kung ano ba yung buhay ng isang manalon. At isang place na din ito na one more thing na maganda is we always want to show happiness, togetherness, especially the family. Saan, the best place to hang out and the best place to experience the manalon. Okay sir, thank you po. Excited na din po kami matikman yung mga isa-serve yung delicacies sa amin ni Kuya Dennis. So, tara! Sir, ito po yung mga delicacies ni paraangan ni Andres. Meron po kami dito ang Okoy Burger, yung patties po, Okoy. And meron din po kami dito ang ukitlog. Meron din kaming tinudok, meron din kaming marukoy. Meron din po kaming kamote fries. Then yung palamig na fresh buko po. Wow, super nakakatakam naman nito sir. Titikman na natin itong hinanda nyo sir. Unahan na natin itong tinudok na uki-uki. Yes, yan. Tikman mo, sir. Kuha na rin ako, sir. Mmm! Sarap niya. Pure vegetable lang yan, sir. Wala pong halong chemical. Lahat po gulay yan.
meron din kami marukoy, sir. Same ingredients din lang, sir, kaya lang flat siya. So, bali lahat po ito is nakabilang ko sa ukoy series. So, yes, expect po, okay, sir, ko na yung main ingredient po dito is ukoy. Ukoy, ayan. Meron din kaming ukitlog na may tupugo. Ayan, tinudok na uki-uki. Sobrang sarap niya. Tapos, matitikman mo talaga yung vegetable na vegetable talaga. So, okay ito sa mga nagda-diet. Super sarap. So, yung next naman natin, yung marukoy ni parangan ni Andres. Sige, sir. May nakakalimutan ato tayo, kuya. Hindi natin sinasaw-saw. Ayun, oh, meron po kami suka dito. Ayan. Meron din parang suka dito. So, yung suka nila dito, may sili. Yes po. Yan, yeah. Gawa din yan ni Andres. Dito sa parangan, Andres. Ayan. So, konting background lang, guys. So, first time ko lang gagawa ng food review. Mukbang. Pagpasensyaan nyo na ako. Hindi kaya ni Kuya Dennis, di ba marami na po kayo nagagawa na mukbang, ganun, mga food review. Kaya, pagpasensya niyo na po, wala akong ganong masabi. Napakasarap po yung marukoy, ay yung ano, itong tinudok na okay. Ngayon, so, i-try naman po natin to. So ano, sir, pag yung mga customers natin na pupunta dito, kapag itatanong po nila, magkano naman po yung ganitong product na yun? Per single, sir, pag single order, sir, bali 3 pieces, 20 pesos po. Itong tinudok, sir, bali 3 pieces na ganito, sir, 20 pesos po. Then, itong marukoy naman, 3 pesos din, 3 pieces, 25 pesos po. So, yung ano, sir, yung ating, ano na pangalan po dito? Kamuti price po. Kamuti price po, nasa magkano naman po ito? 25 pesos, sir. 25 pesos po. So, titingnan na po natin yung... Sige, sir. Kamuti price. Ayan. Kamuti price ba yan, sir? Hindi, marukoy. Ito po, ito yon. For the first time ko makatikim ng marukoy ng halo niya is malunggay. Kasi more on talaga na natitikman ko yung purong-pulong ano talaga. Kalabasa. Kalabasa. Ayan, super sarap niya. Ayan. Malalasahan mo talaga yung vegetable talaga. So, okay po talaga sa mga nagda-diet nito. Tsaka okay to, sir, sa mga may healthy lifestyle, sir. Tama ko, sir. Kasi puro gulay ito, sir. Wala siyang beef. Ayun, sir. Sir, matanong ko na din po, paano po pala magpabook dito sa parangan ni Andres? Sir, sa ngayon, meron kasi kaming booking, sir. Meron din kaming page. Kung pansin nyo, sir, parangan ni Andres po yung page namin sa Facebook. Pwede nilang i-visit yon. And after nilang visit, kung gusto nila mag-book, just message us on the Facebook, sir. And kami na bahalang mag-respond, sir. Sir, tanong kayo na rin po, sir. Abangan dito naman na po tayo. Ano po ba yung mga pinagbabawal po natin dito sa parangan ni Andres, sir? Yes, sir. For the protocol din, sir, yung face mask, especially yung face mask, then yung social distancing. Kaya mapapansin nyo, sir, meron kaming mga poster na nilagay din dyan. Na per ano lang, per yung capacity kasi, sir. Yung capacity ng area na ito is nasa 60 or 65 person lang dapat. Mm-hmm. Kaya minimaintain natin yung social distancing talaga, sir. And kaya nag-book by booking kami ngayon, sir, para maiwasan din yung crowded na tao. Yes po. Kuya Dennis, alam mo ba, natutuwa ako dahil napaka clever nitong ginawa nila sa burger. Dahil nga, ang burger usually, di ba, sir, beef yung patty na ginagamit. So, ang ginagamit naman dito ay ukoy. Yes. So, itatry po natin yung ukoy burger nila. Ayan. Meron with din po siyang kasamang egg. So, with egg. Pwede rin po siyang walang egg pag request po ni customer. Okay. So, ayan, titignan natin kung ano yung mga nasa loob. Itlog, tapos yung burger, okay patty, sir. Ayan, okay patty. So, for the first time ko rin, tulad nga sabi ni Gab, first the first time ko rin po makakita ng ang patty ay Okay. Tikman na natin. Super sarap. Very healthy po yung taste niya, no, kuya? Mm-hmm. Dahil lasang-lasa mo yung ukoy. Hindi mo in-expect dahil nga usually, ano nga, beef yung ginagamit. Mm. Ganun.
very nice na meal. Yung ano sir? Kasi sir, by meal din po kami sir. Yung order na yan, nakaset na din po minsan sir. Pero ang ginagawa ni customer, pag gusto niyo ng single order lang, ayaw niya ng mga ibang order, kanyara ayaw ng okay or ano marukoy, pwede siyang mag-single order. Pero yung set namin sir, per meal po siya. Yung meal po namin sir, ito po. Meron kaming Maria meal. Yung Maria meal po namin, 109 po, 109 pesos. Kasama na po dyan yung atsara, may patupat na din, may tuba, may kamuti fries at ukoy burger. Then dorang meal, 129. Merong atsara, patupat, ukoy burger, and soft drinks or any drinks. Then andong's meal, atsara, meron patupat, meron din. Meron ding ukoy burger at drinks. Then yung pang 2 persons kami sir, meron din po kami. Itong akong minute, for good for 2 persons po. And dalawang pirasong uki-uki, dalawang tinudok, dalawang pirasong ukitlog, 2 glasses of drinks, then patupat or suman po. Then meron din kaming sisig sir, kung ano nyo dinatikman. Meron din kaming sisig meal, pork tsaka balut sisig po ang service namin dito sir. Ang pork sisig naman po is 109 pesos. Kasama na po yung drinks doon, combo meal siya. Then yung sisig balot naman, 120 po, may drinks na din po siya. Nice, super sarap talaga ng mga product ni Parangan ni Andres. At susunod naman ang titikman natin, itong patupat ni Andres. Tikman na natin, Gab. Bagong gawa lang yun sir, harvested locally lang yun sir. Ano po ba yung sa English? Ano may English lang ano? Yung patupat. 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 Ang sarap ah. Sarap yan pag may ano sir. Super sarap talaga itong patupat ni Andres. Tapos sabayin na rin natin siya ng ano, ng pure buko juice. Yes. Perfect talaga. Kaya yung isang meal sir, solve na yun sir. Pag ano, meron ka na kumpleto set na sir. Kumpleto na siya. Bukod po sa Ukoy series na dito po sa harapan natin, ano-ano po yung mga product na pwedeng matikpan ng mga kababayan po natin? So yun sir, gabanggit ko nga kanina, meron tayong Manalong experience. So yung Manalong experience sir, andun na po lahat ng meal. Una po doon, meron pa tayong jumping salad, meron tayong mga gulay, greenish vegetables, merong tinola na native, meron ding paltat na intuno, merong mga pang Manalong style sir, na nakaset na yun sir. At meron din po kaming ano sir, meron din po kaming pansit ngayon, good for Bilao din po sir, good for 4-6, 8 to 9 or 15 person po. Meron na din po kaming offer ng pansit. Then yung susunod po na ilalabas po namin na product is yung hotdog po. Which is putlong po siya na yung hotdog na nabalot po siya ng ukoy naman. Wow, super sarap. So yun, titikman naman natin itong kamuti fries. Kamuti fries ni Andres. Ayan, kamuti fries. Sarap. So napapansin ko po, parang meron siyang breading. Ay may... Opo, meron coated siya ng harina na sir. Coated siya. At napapansin ko din pwede ni Sir JP, nagsisigatingan na rin yung mga customers natin. Mostly kasi pag ganitong oras sir, ganito dumarating yung mga customer namin. Yung around 4 to 6, mga ganyan sir. Mga early dinner ba sir? Ayan. Mga around... Ngayon, mga around 4 to 6 guys, pwede na po kayong pumunta dito sa Parangan ni Andres. Napakaganda po ng sunset dito. And Sir JP, may mga malaki pa bang abangan dito sa Parangan ni Andres bukod sa mga na-experience natin ngayon? Yes sir, meron po talaga tayong dapat abangan kasi kita natin yung vision talaga nito at yung mga karupang Parangan sa Parangan ni Andres. Talaga mayroong silang vision dito na gustong matay at yun yung isa yung gusto nila na magkaroon ng parang event center and hindi pa formal pero meron silang dapat abangan na malas maganda na pag hangout na ng mga tao.
Pero yung concept, same pa rin. Yung concept ng mandalon or farmer is the same pa rin. Ayan, it's the thought that counts, ika nga. Kaya abang-abangan nyo lang ang mga pasabog dito sa paraangan niyan, guys. Ayan. So yun nga, guys, at dito na po magtatapos ang ating tour ni paraangan ni Andres. At maraming salamat po kay Sir GP, and maraming salamat din po kay Sir Adrian Rabara. At maraming salamat din po sa kasama ko, si Gab. Ayan, maraming salamat din po kayo. Ayan, bukod po dito sa paraangan ni Andres, mayroon din po silang studio and yung salon, which is yung House of Andres. Pwede nyo pong i-check yung page nila sa Facebook, yung House of Andres, or yung Beauty Defined by HOA. Ayan. So, ano ba ang ginagawa natin? Tana kayo dito sa paraangan ni Andres at located lang po dito sa Barangay Tumana West, Rosales, Pangasinan. So, tara na mga manalon! Bye-bye!